tapos test or check nila yung ano, I mean, check nila yung sugar level ko. Kailangan nito, sobrang importante ito sa mga buntis. So, yun. Punta kami ngayon sa doctor ko, no, no, not doctor, sa clinic na nirecommend ng doctor ko ng OBGYN. He's my driver. Hi. Hello, Philippines. I'm Eric. Kainit ngayon, grabe. Hello, pero, Philippines. Kainit pero naka-ano, cardigan. Grabe guys, nalaki na ng ano. Look, I'm so, I look so fat now. Look at my face. No, you look so fat. You look beautiful. Sabay tao. She has cookies for after her test. She hasn't eaten in 8 hours. No, it's not a cookie. It's a biscuit. Oh, 8 hours ako guys na hindi kumain. Last akong kumain is 8:30 ng umaga. So, what time is it? 4:30 na. 4:28. Yeah. 4:28 na. So, just about 8 hours. Yeah, 8 hours daw ang fasting ko. So yun, sakto lang pagdating doon. Ngayon si baby, sipa ng sipa. The baby is always kicking. Kicking and kicking and kicking. Like there's a earthquake on my tummy. I know. Baby's so hungry. Walang tubig, walang pagkain. Ganun naman talaga pag fasting, di ba? At may mga lab tests kang gagawin. Kailangan mong mag-fasting ng 8 hours. Guys, nandito na kami sa Medical Regional Milford Medical. I'm Milford Regional Medical Center. Laki ng hospital. Ganda. I didn't notice. Yeah. You look the same. Mm-hmm. Ayun na guys, yung tinurok na naman ako, kinuhanan ako ng 2 tubes of blood. Tapos pinainom ako ng drinks na matamis. Sweet. Guys, after ako tinurukan ng or kinuhanan ng blood sample, pininom ako ng juice na lime flavor. Ang sarap ang tamis. And then, ngayon, after kong inumin yung juice, 5:09 natapos ko siyang inumin. Maghihintay ko ng isang oras hanggang 5:09 ko siya naubos. Ngayon 6:09 tatawagin ulit ako. Kukuhanan ulit ako ng dugo. Ayun. And then next, hindi ko na alam anong next afternoon. Ang sarap ng juice. Sobrang tamis. Hindi naman para siyang ano, para siyang soda. Ang sarap. Parang gusto ko pumangalaw eh. Si Eric umalis saglit. Nagpunta siya ng ano ng gym habang ano kasi wala rin siyang gagawin dito. Maghihintay lang siya ng 2 hours. So, ayun, pumunta siya ng gym. Iliwan niya ako saglit dito. Balik siya after 1 hour. Sarap ng juice. Guys, dalawa na yung ano ko. The gym wasn't so bad. Dalawa na. Ang sakit. Nagugutom na ako guys. Sobra. See? Guys, pauwi na kami. Tapos na yung blood sample ko for my
natin siya ng food after ang pag-uwi. Guys, naka-uwi na kami. So, ito. Excuse me. Gutom na ako. Kakain muna ako. Ulam ko yung tira kong silang kahapon. Pag-to kahapon, lunch and dinner. And then ngayon, dinner na naman. Kasi hindi ako nag-lunch kanina. Dahil nga, nag-fasting ako. Pray muna tayo. Grabe, gutom na ako, guys. 11 hours di ako kumain. Nakalimutan ko pa mag-sain kanina bago umalis. Kaya ito bagong luto yung sain. Ay, yung kanin. Pag uwi namin, nagsain muna ako. Sa Pilipinas ba, guys, merong ganito yung glucose test or yung GTT, sabi nila. Yung kukuhanin yung blood sugar mo at titignan kung gaano kataas. Ayun yata yung tinatawag nila once na nagkaroon ka nito or may diabetes. Katawag yata nila ito sa buntis gestational diabetes. I'm not sure. Meron bang ganun sa Pilipinas? Naranasan nyo ba? Can you comment below, guys, yung naranasan nyo magpag-glucose test sa Pinas? Parang hindi ko narinig yan doon. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na rin makapaghintay itong isa. Gusto niya nang makita si baby. Hello, guys. Ah, guys, continuation lang ito nung kahapon na. Bali yun nga kahapon nagpa-glucose test ako. Kinuha yung sugar level ko. Nagpa-blood sample ako yun nga. Akala ko makukuha ko yung result is next week pa. Pero wala pang 24/7. Tumawag na yung ano ko, yung OBGYN office ko. Si Miss Jen. Siya yung lagi nag-assist sa akin o nag-check ng ano. Pag wala yung OBGYN ko. Ay, sabi, tumawag sila sa akin kanina umaga mga bandang 10 a.m. Eh, tulog pa ako nun kasi anong oras na ako natulog kagabi. So, sabi ko, ba't kaya sila tumatawag? Pero iniisip ko na yun yung result nung ano ko, nung blood test. Or nung glucose test. Or sugar level. And then, ayun nga, hindi ko nasagot. Nag-send sila ng voicemail na tawagan ko na lang daw pag may oras. So, kung tinawagan ko nga, ayun, tumawag ako sa kanila. Hindi normal yung blood test or yung glucose test ko. Bali, meron akong gestational diabetes or diabetes. Sa buntis, ang tawag dun is gestational. Hindi ko alam paano i-pronounce gestational o gestational. Pero, I think gestational diabetes ang ano dun, ang pronunciation. Ayun, actually, sabi nila, normal lang naman daw yung sa buntis. Lalo na kasi sa mga food na ini-intake natin. Pag buntis ka, lalo na malakas kang kumain, di ba? Eh, lalo na, excuse me, puro rice tayo, ganun. Ayun, ang result is abnormal. May gestational, ano nga ako, diabetes. Ang gagawin nila is, i-refer nila ako sa isang dietitian or nutritionist kung para ano, para mabantayan yung sugar level ko at sila yung magsasabi kung ano yung kakainin ko. Ayun, yun ang maganda naman, nire-refer ako sa mga, yun ang pag may problema, i-refer ka talaga sa ibang doktor na yun ang profession, yun ang linya. Ayun, mabuti naman sila. Eh, hindi naman ako mahilig sa matamis. Siguro naisip ko dahil matakaw ako sa kanin. Simula nung ano, nung nagbuntis ako. Hindi ko mapigilan, talagang kailangan kakain ako ng maraming kanin. So ngayon, magda-diet na ako konti-konti. Nga lang, syempre, dapat tamang pagkain, di ba? Tapos, ayun nga, ang tawag dito, tinatawag ako ni Mr. Kumakain siya ng steak,
tikman ko daw. Nanonood siya ng TV. And kumakain na rin. Eh, kumain ako ng maaga. Tapos, ayun. Siyempre, nalungkot. Problema yun. Hindi normal lang sa buntis, pero siyempre, hindi healthy kay baby, diba? Maraming consequences once na may gestational diabetes ka. It's either maaga kang manganak or malaki yung bata na lalabas, mahihirapan ka, CS. Yun ang iniiwasan pa naman natin ng mga buntis, di ba? Yung yung maaga kang manganak, wala sa oras. Yun ang pinakaiwasan natin. Tapos, yun nga, yung ma-CS ka, malaki yung bata. Ayoko pa naman yung gusto ko, normal lang. Yun ang lagi ko pinagdadasal na normal lang panganganak ko. So, December. Malapit na December ako manganganak. So, yun. Next week, tinawagan na kami ng, ng nutritionist kanina rin. Bilis nga ng nila ng galaw nila. Tinawagan na ako ng nutritionist kanina, ng doctor. Ayun ko ng pangalan yun, yung assistant ni Doc, si Miss Jen. Ayun, Jen din, yun naman Jen ang pangalan, yung isa naman Jen. Pero babae siya, Jen ang pangalan niya. Ayun, ni-refer na kami doon. Hindi ko na naman nasagot kasi laging naka-off yung ringtone ng cellphone ko eh. So tumawag si Mr. kanina. May pinuntahan kasi kami kanina. Tapos nung pa-uwi kami, tinatawagan na niya para ipa-register na ako or ipa-schedule na ako next week for dietitian or nutritionist. Eh, kasi hindi sinasagot siguro, sarado na sila. Ano na rin yun, late na rin yung 5 p.m. na yata. Eh, usually, ganung oras ang sarado ng mga rate office kahit na hospital. Ayun, so next week na ako magpapa-schedule. Para sila magbantay ng kakainin ko, ano yung mga dapat kong kainin at hindi. So, bawas-bawas na rice, di ba? Ayun, guys. Kaya pag sa mga buntis dyan, habang maaga pa yung pagbuntis nyo, iwasan yung kumain ng maraming carbs. Rice, especially rice. Mataas sa carbs yan. Carbohydrates. Iwasan natin yung carbohydrates sobra. And then, huwag masyado sa matamis. Siyempre, sa mga juice, ganun. Huwag masyado sa mga matatamis. Lalo na sa mga dessert. Nakakain, ganyo pa naman yung nakakaan. Talagang gusto mong kainin, di ba? Ngayon, guys, share ko lang. Kaya ingat-ingat pag sa mga buntis din dyan sa pagkain. Nang marami, at lalo na sa kanin, bawasan natin para safe si baby, di ba, sa chin natin. And guys, mayroon pa akong isang share lang. Dumating pala yung in-order kong, ano tawag dito? In-order kong kahapon, ayun yung last. This week lang actually. 3 days lang siya. After 2 days, dumating na siya. Mga beauty products. Hindi naman beauty products, mga lotion din. Kanina ko lang na-receive. Umbilis nga eh. 2 days lang siya. Matagal kong hinahanap itong mga ganito. Kasi wala akong makita dito guys. Mahirap maghanap ng mga beauty products ng mga, ng mga Korean. Sa online ko. Sa online. Pinay din yung nagtitinda online. Hi sis! Salamat, dumating na yung order ko. Di natang na yung order ko sis eh. Ito guys, yung in-order kong yung tawag dito. Lotion. Nakita ni Mr. kanina. Sabi niya, hindi daw, I can't wait to see your beauty products. Kasi siya yung nagpa-order nito. Sabi ko, wala akong makita dito.
mag-order ka online din. Yung binigyan niya ako ng pambili. Yan guys, sorry po. Ang bango. Tapos, yung sabon. Sabon, tatlo na binili ko para matagal. Hindi agad mag-order kasi mahal ito pagdating dito dahil na syempre ini-export nila, diba? Ito, bumili din ako ng Rosmar kagaya ako. Deo Mist. Kay Rosmar ito eh. Eh, pwede sa pregnant woman. Ang paputi ng Filipino. And then, Gluta Whitening Moisturizing Cream. Guys, Gluta. Kasi ang itim ng mukha ko. Puro moisturizing kasi yung ano nila dito guys. Ang mga lotion, mga creams. Puro moisturizing for, you know, psoriasis. Kung mga ganun. Ay, ayoko nang, hindi naman dry yung balat ko. Oh, may free siya guys. Thank you sis sa freebies. Ito guys, yung mga in-order ko. Pag dito sa ano, pagdating dito, triple na yung presyo kasi syempre, di ba? Hello. Hey. I'm doing a video. Oh, okay, sorry. It's okay. Ayan guys. Ang mga aking in-order online. Excited ako dito sa lotion tsaka dito sa sabon. Kasi ang sabon kong ginagamit lang is ano lang, ordinaryong sabon lang. Tagal na. Wala kasi akong makitang sabon na gusto ko dito. Marami pong salamat. Have a great day, everyone. God bless you all. Bye-bye.